Kamusta na po ang lahat? This is me again ang inyong Ate Mai and welcome to my channel. Kayo ba ay namumblema sa mga taong palagi na lang nagagalit sa inyo? Mapakaibigan nyo yan, mapakilala, or kaya naman ka-member ng inyong pamilya, kapitbahay, kasamahan sa trabaho, manager o amo nyo. Yan ba ay inyong nararanasan? Dahil alam nyo ba ang ritual na ituturo ko sa inyo ngayong araw na ito ay may kaugnayan po diyan sa mga sinabi ko. Ang ritual na ito ay makatutulong po upang mapabait nyo ang taong palagi na lang nagagalit sa inyo. So, ito po ay napakasimpleng ritual. Kung tutuusin, makikita nyo naman dito sa aking table, meron tayong inihandang asukal na puti. Dito po sa ritual nito, pwede po natin gamitin ang anumang kulay ng asukal, basta ito po ay asukal na matamis. At naghanda din po ako ng isang maliit na garapon. Ayan, make it sure na maliit po ang inyong garapon at malinis ito. At syempre ito ay babasagin. Ayan, at naghanda na rin po ako dito ng isang maliit na papel. At syempre, kung may papel, kailangan natin maghanda ng ballpen. At ang pinili kong kulay na aking gagamitin ay kulay itim na ballpen. So, it's up to you kung anong kulay ng ballpen ang gusto nyong gamitin. May mga ilan na po akong video na upload about sa topic na ito kung paano natin pababaitin ang mga taong palagi na lang nagagalit sa atin. So, isa po ito sa gusto kong i-share sa inyo. At ito po ay epektibo po kung gagawin nyo po ito ng maayos, susundin nyo ng maayos ang instruction ko. At syempre, bago nyo gawin ang ritual na ito, kailangan ibigay nyo ang inyong 100% na paniniwala. Ngunit bago po ako magpatuloy, gusto ko muna magpasalamat sa inyong lahat sa patuloy nyong pananood sa aking mga video. At kung kayo po ay hindi pa nakaka-subscribe dito sa aking channel, huwag nyo pong kalilimutan na i-click ang subscribe button. Ganun din ang bell button para lagi kayong updated sa mga bagong upload ko. At kung kayo po ay hindi naniniwala dito sa mga ganitong klase ng usapin, pwede namang skip nyo na lang ang aking video at maghanap na lang po kayo ng mga video na gustong-gusto nyong panoorin. So, ito na, ipapakita ko na sa inyo kung paano natin gagawin itong ritual na ito. Unang-una, kukuhanin po natin ang ating papel na inihanda. So, kailangan po nating malaman ang buong pangalan ng taong gusto nyong pabaguhin or pabaitin. So, halimbawa, isusulat ko dito ang pangalan. Isinulat ko dito ay Pedro Jose. So, this time, isa lang pong pangalan ang isinulat ko. Ngunit, kung gusto nyong isulat ang napakaraming pangalan, halimbawa, ilang mga pangalan niya ng tao na gusto nyong pabaitin, pwedeng-pwede nyo pong isulat dyan, pababa. Isang beses nyo lang pong isusulat. Ano po? Pero kung isang tao lang, okay naman po. At kapag naisulat nyo na po dito sa papel ang mga pangalan na gusto nyong pabaguhin, yung mga taong gusto nyong pagbaguhin at pabaitin, ang gagawin po natin ay ipofold po natin ito or tutupiin po natin ito ng 7 beses. At habang tutupiin po natin itong papel na inyong sinulatan ng mga pangalan, kailangan po ay mag-wish po tayo. So, paano po tayo mag-wish? Halimbawa, isinulat ko po ang pangalan na Pedro Jose. Habang ito ay aking tinutupi, sasabihin ko ay Pedro Jose, bumait ka sa akin. Pedro Jose, bumait ka sa akin. Paulit-ulit po kung ano po yung mga kahilingan nyo. Basta ito po ay tutupiin nyo 7 beses papasok. It means nakaharap po sa inyo kapag ito po ay inyong tinupi. So, kung marami po ang pangalan na inyong nilagay, huwag nyo na pong i-mention ang mga pangalan nila. Basta sabihin nyo na lang na bumait kayo sa akin. Huwag nyo na akong i-chismis, huwag nyo na akong pakialaman, huwag nyo na akong pagalitan, huwag nyo na akong ipahiya. So, lahat ng mga gusto nyo i-wish ay sabihin nyo lang habang tinutupi nyo po ito ng 7 beses. At kapag natupi nyo na po ito ng 7 beses, ayan, kahit sa paanong paparaan po ito ng pagtupi ay gawin nyo po. Nasa sa inyo po kung paano nyo ito tutupiin, basta mahalaga ay matupi nyo po ito ng 7 beses. Ito po ay ilalagay nyo dito sa loob ng maliit na
garapon na pinahanda ko sa inyo. So, kita nyo naman, inilagay ko na dito sa loob ng garapon. At ano po ba ang gagawin natin? Ilalagay natin ang asukal na ating inahanda. At make sure na kapag nilagay po natin ito dito sa loob ng garapon, ay ito po ay pupunuin po natin. Bakit po natin ito lalagay ng asukal? Alam naman natin, ang asukal ay ginagamit po natin bilang pampaswerte. At kung ito ay ginagamit natin sa pampaswerte, nakapagdudulot naman po ito ng swerte. At the same time, ito po ay matamis. Ibig sabihin, kapag nilagay po natin ito dito sa loob ng garapon na may pangalan po, ito pong pangalan na inilagay nyo dito ay babait sa inyo kasi matamis po ang asukal. Ito po ang magdudulot ng pagbabago sa taong inyong gustong pabaitin. Ang asukal po ang makakatulong upang ang taong yun ay bumait na sa inyo. So, ang gagawin nyo is, ilalagay nyo po dito sa loob ng garapon at pupunin nyo po ito ng punong-puno. At kita nyo naman, nilagay ko na po ang asukal dito sa garapon at nasa loob na po nito yung papel na aking sinulatan. At ang gagawin po natin dito is tatakpan po natin ito ng mabuti. So saan po natin ito ilalagay? Ilalagay po natin ito sa place na hindi po makikita ninuman. So pwede nyo pong ilagay ito sa loob ng inyong cabinet, pwede sa ilalim ng inyong kama, saan mang place diyan sa inyong kwarto or sa inyong bahay na make it sure hindi po ito makikita ninuman. Dahil ito po ay napaka-sensitive. Pag nakita po ito ng sino mang tao, posibleng mawalan po ng bisa itong inyong ginagawang ritual na ito. Ito po ay hahayaan nyo lang dyan. Itatago nyo lang po yan dyan. At kung mararamdaman nyo po na medyo may pagbabago na at may epekto na to hanggang sa tuluyan na pong magbago ang taong isinulat nyo dito sa papel na ito, pwede nyo na pong itapon ito. Huwag nyo po itong gagamitin. Dahil ito po ay ginamit nyo sa ritual, so pwede po ang gagawin nyo dito is ibuhos nyo po sa inyong inyodoro. Yun po ang gagawin nyo. Ano po, huwag nyo naman po itatapon sa basurahan. Itatapon nyo po ito sa may inyodoro, buhusan nyo ng tubig para ito ay dumaloy pababa. Ano po, kaya nga po sinabi ko sa inyo, ang gagamitin nyo pong garapon ay maliit lang na garapon, huwag pong malaki para hindi naman po maraming asukal ang inyong ilalagay dito sa loob ng garapon. So ito lang po yung simpleng ritual na gusto kong i-share sa inyo. At kung itatanong nyo po, kailan nyo po ba ito pwedeng gawin? Ito po ay pwedeng nyong gawin anumang araw at anumang oras sa mga araw na yon. So, hindi po kayo mamumblema kung kailan nyo ito pwedeng gawin. At lagi ko rin pinapaalala sa lahat na kapag gumagawa tayo ng mga pampaswerte o ritual, maganda pong gawin ito sa araw ng Martes at Biyernes dahil ito po ay sinasabing maswerteng araw sa paggagawa ng mga ritual at pampaswerte. Napakalakas po ng enerhiya sa paggagawa po ng mga ganitong klase ng ritual. At pwede po na magkaroon agad ito ng magandang epekto. Gusto ko rin pong sabihin sa lahat na ang aking mga isinishare sa inyo na katulad nito ay magsisilbi pong gabay ninyo. Ano po, nasa sa inyo pa rin. Kung kayo ay maniniwala o hindi, wala pong pilitan. Pero ang sa akin lang po, kung ibibigay nyo po ang inyong buong paniniwala sa paggagawa po nito, magdudulot po talaga ito ng magandang epekto sa inyo. Ano po, at yung taong laging nagagalit sa inyo ay talagang babait po iyan sa inyo. At syempre, samahan din po natin ang dasal para tuluyan na po sila magbago sa inyo. Ano po, huwag po tayong mawawala ng pag-asa. At bago po ako magtapos dito sa aking sharing nito, gusto ko munang mag-shoutout at sinashoutout ko po si Namalaya Moriel ng Saudi Arabia, Jean Samson ng Kuwait, Amalia Rivera, Albina Patak ng Panaon, Misamis Occidental, Lynette Tadias ng Maramag, Bukidnon, Jonathan De La Peña ng Toledo City, Cebu, Mai Oizumi ng Japan, Jacqueline at Siligave ng Japan, Dionne D ng Batangas City. Yan, inuulit ko po si Dionne D ng Batangas City. Si Flora Codera, at ang kahuli-hulihan ay si Evelyn Docto. So maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy niyo pong panonood at paniniwala. And I hope magkita-kita po tayo hanggang sa mga susunod kong video. Kung nagustuhan niyo po ang aking video ngayong araw na ito, please don't forget to give me a like. Ayan, marami pong salamat sa inyong lahat. At mag-iingat po ang lahat. God bless everyone. Bye-bye po.